Kamusta, kamusta mga Harding Hero? Happy weekend sa inyong lahat. Ngayong linggo, ang ating pag-uusapan ay ang air layering or ang pinakamabilis, isa sa pinakamabilis na paraan ng pagpapadami ng ating mga bungang kahoy, marcotting. At ang nakikita nyo ngayon ay isang puno ng mulberry at ito ang mga marcot natin. So meron lang tayong tatlong easy steps na dapat tandaan sa pagpumarkot ng mulberry. Diretso na agad tayo sa step number 1, which is select yung tree and select yung branch na i-marcot natin. Ito na nga ang mulberry. Napili ko tong diretsyong branch ng mulberry tree. At ito yung i-graft natin. So, mature na yung plants. And I can imagine na itong branch na to ay pwedeng itanim sa paso kasi diretsyo. Diretso na agad tayo sa step number 2, which is ang cincture o ang tinatawag na ring marking. So right now, gumagawa ako ng ring dito sa branch na ito ng mulberry. Gamit ko ay ang paring knife or kahit anong knife, kahit pwedeng kitchen knife. So ang idea lang nito is balatan yung bark ng ating napiling branch. At right now, nung nabalatan ko na siya, may expose yung white part ng ating branch. At ngayon ay kinikiskis ko yung white part o yung nabalatang part ng ating branch. Ito yung tinatawag na cambium layer ng ating mga kahoy. Yung cambium layer, ito yung madulas or yung parang malagkit na part after nating tanggalan yung bark or yung outer layer ng ating branch. Ang purpose nito, bakit natin siya ginagawa? Kasi kapag hindi natin tinanggal yung cambium layer or yung madulas na part, ang mangyayari, maghihil lamang yung parting yon ng branch ng puno na napili natin at hindi siya mag-uugat, hindi magiging successful ang ating marcotting. Now, kapag tinanggal natin yung cambium layer, dito magsa-start mag-form ng ugat kasi ito yung parte na ma-expose. Ito na nga, yung parte na na-expose sa ating medium soil, ipapakita ko mamaya. So, ito na yung ating nakaskas na part. Ganun lang siya kabilis, mga Harding Heroes. At nandito na tayo sa ating pangatlong steps sa pagmamarkot. Packing out your marcot. So, babalutan na natin or lalagyan na natin ng soil medium ang ating marcotting, itong project natin. So, ang pinili ko rito ay plastic pet bottle. Tinanggalan ko lang siya nung pinaka-base, pero tinira ko yung pinaka-lead part kasi siya yung magsisilbing lock. Ito rin yung mag-hold ng ating soil medium. Yung soil medium na nilalagay ko ay combination ng loam soil, pero mas marami yung cocoa peat kasi ang idea nito is ito yung mag-hold ng moisture para doon sa part na dinibark natin o yung exposed na part ng ating branch na napili para doon mag-start ang pag-uugat ng ating ating project, itong marcotting. Maganda rin na plastic material or clear plastic material yung gagamitin natin kasi dito natin mamomonitor yung mga activities or yung progress ng ating marcotting or nitong ating marcotting project na to. In 21 to 30 days kasi pwede na siyang mag-start magkaroon ng mga ugat. At kapag may ugat na siya, ikakat lang natin yung part na malapit doon sa cap noong ating plastic bottle. And after noon, pwede na natin tanggalin yung plastic bottle. At pwede natin siyang idiretso, either sa paso or sa halaman. Pwede na siyang itanim as long as meron na siyang mga nag-start na ma-form na mga ugat. Ayan mga Harding Hero, halos tapos na tayo. Pupunuin ko na lamang ng soil medium itong ating plastic pet bottle and then later isisil natin siya gamit yung ating wire or yung ating twig para hindi gumagalaw yung ating soil medium or yung pet bottle na may namang soil. Ayan, so tapusin na lang natin siya at habang hinihintay natin siyang mapuno, ito na yung chance natin. Ito na yung chance nyo para ipakita yung love nyo kay Weekend Harding Hero. Paki-click naman ng ating subscribe button
And then yung notification bell para sa susunod na upload natin, ikaw ang isa sa mga unang makakapanood ng videos dito sa Weekend Harding Hero. And pakiclick din ng like para ma-subscribe, para ma-share ni YouTube ang video na to sa mga kakilala mo na plant lovers din, nakakilala mo sa YouTube community. Ayan, and finally, didiligan ko siya para makasiguro na talaga namang moist yung part, exposed na part, para tuloy-tuloy yung pag-uugat ng ating branch na imina-marcot. Hindi naman siya ma-overwater kasi yung pinakadulong part dun sa may cup, may part naman na naka-expose dun or butas. So magdi-drip yung mga sobrang tubig. So just in case umulan at nalagyan ng tubig yung ating soil medium, hindi siya malulunod kasi magdi-drip naman siya dun sa parting baba. Ayun na, so napakasimple ang tatlong steps sa air layering or sa pagmamarkot or pagkuklone ng ating mga punong kahoy. Subukan nyo rin to, mga Harding Hero, ngayong weekend. Let's grow!